Umiiyak na naman sa kwarto ang batang si Andora matapos bugbugin ng sariling ama. Mula nang mamatay ang kanyang ina ay hindi na siya nakaranas ng pagmamahal sa ama. Madalas ay nahihiya na siyang pumasok sa eskwela dahil sa mga bugbog at pasa na tinatamo niya. Ang tanging kakampi na lang niya sa buhay ay ang Lola Minda niya. Ngunit ang problema, nasa Maynila ito nakatira at bihira lang ito kung dumalaw sa kanila. Ni hindi nga niya alam kung kailan ito makakadalaw muli. Nais na niya itong mayakap at makita. Ang dami niyang nais ikwento at ibahagi dito. Nagulat si Andora nang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kanyang ama na masama na naman ang hininga. Hoy ikaw, tumayo ka dyan. Bumili ka ng ulam dun. Tinatamad na akong magluto. Agad niyang sinunod ang utos ng ama para hindi muling mabugbog. Kahit hirap pang maglakad at sumasakit ang katawan, ay pinilit niyang magpunta sa palengke para bumili ng kanin at ulam. Napansin pa ng tindera ang mga pasa niya sa katawan. Hala ineng, saan mo nakuha yan? Halos hindi alam ni Andora kung ano ang isasagot. Wala po. Nadulas lang po kasi ako sa hagdan. Nadulas sa hagdan? Sigurado ka, ineng? Parang hindi naman pagkadulas sa hagdan ang mga pasa na ganyan. Pinili na lamang ni Andora na hindi sabihin ang totoo. Inisip niyang wala rin namang maitutulong ang mga ito kung sakaling malaman nila ang katotohanan. Kilala ring basagulero sa kanilang lugar ang kanyang ama at wala pa siyang kilala na may tapang para labanan ng kanyang tatay. Pagka-uwi nga sa bahay, tinaddad siya ng mura ng kanyang ama dahil sa bagal niyang kumilos sa paghahanda ng pinggan at baso nito. Nang matapos na ay agad din siyang nagkulong sa kwarto at umiiyak na naman. Hindi na kinaya ng pagkatao niya ang pagmamaltrato ng ama. Kung pwede lang sanang maglayas siya, ay matagal na niyang ginawa. Pero hindi pwede, dahil naghihintay pa siya sa pagbisita ng Lola Minda niya. Ito na lang ang kanyang pag-asa. Pagkaraan ng isang linggo, tuwang-tuwa si Andora nang masilaya ng kanyang lola. Sabik na sabik siyang sinalubong ito sa pinto at niyakap ng mahigpit. Nagtungo naman sa kusina ang kanyang ama at naghanda ng merienda para sa matanda. Agad dinala ni Andora sa kwarto ang lola at doon sinabi ang lahat-lahat. Wala na siyang itinago pa rito. Umiyak na rin siya sa balikat nito. Sinabi na niya ang katotohanang binubugbog siya ng sariling ama. Walang hiyang Pablo na yan. Hindi ako papayag na saktan ka niya. Huwag kang mag-alala, apo. Kaya rin ako nagpunta rito dahil may ibibigay ako sa iyo na makakatulong para maipagtanggol mo ang sarili mo. Inilabas ni Lola Minda sa malaking bag nito ang isang manikang may nakakatakot na itsura. Ano po yan, Lola? Antigwar ang tawag dyan. Natatandaan mo pa ba yung kinikwento ko sa'yo dati? Tungkol sa special powers namin ng aking mga ninuno. Sa'yo ko na ipapamana ang manikang ito. Pwede mong gamitin yan laban sa mga taong nananakit sa'yo. Doble ang sakit na babalik sa kanila oras na magamit mo yan. Sabik na sabik si Andora. Tinanggap agad niya ang manika. Wala siyang kaalam-alam na ang superpowers na tinutukoy ng matanda ay tungkol sa pangkukulam. Hindi sinabi ng matanda ang tungkol doon dahil ayaw niyang katakutan siya ng bata. Kaya naman noong maliit pa lang ito ay sinanay na niya ito sa salitang superpowers para hindi matakot ang bata dito. Hanggang sa nakalakihan na nga ni Andora na
Superpowers ang tawag sa pangkukulam o pambabarang. Hindi rin niya alam na isa itong masamang gawain. Ang alam lang niya ay isa itong kakaibang abilidad na taglay ng kanyang lola at ang mga ninuno nito. Hindi ko na kukumprontahin si Pablo. Basta sundin mo lang ang mga tinuro ko sa iyo kung paano ito gamitin. Kapag nagawa mo ng tama, makakaganti ka na sa kawalang-yaan ng iyong ama. Mahal kita, Andora. Kaya hindi ako papayag na sa akin mahinto ang tradisyon naming ito. Dahil wala na rin naman ang mama mo, wala nang pwede pang pumigil sa akin para ipasa sa iyo ang bagay na ito. Ang ina lang naman ni Andora ang pumipigil noon kay Lola Minda para ipasa sa bata ang madilim na tradisyon nilang yon. Ayaw raw kasi nitong lumaki si Andora na kinamumuhian ng tao dahil sa masamang gawain. Nais niya itong lumaki na normal at malapit sa Diyos. Isang bagay na ayaw ni Minda. Itinikom ni Andora ang kanyang bibig gaya ng ibinilin sa kanya ng lola niya. Hanggang sa makabalik na ito sa Maynila at wala siyang sinabi sa kanyang ama tungkol sa napag-usapan nila ng kanyang lola. Sa pagkakataong yun, nawala na ang takot ni Andora sa ama. Ni hindi na rin siya umiiyak kapag minumura. Lahat ng pagmamaltrato nito ay tinitiis niya. Akala nga niya ay kakayanin niya. Pero hindi niya alam na mas may titindi pa pala rito. Dahil ng gabing yun, bigla na lang pumasok sa kanyang kwarto ang ama. Nakahubad ito. Doon kinabahan si Andora. Sa kilos pa lang nito ay alam na niya ang masama nitong binabalak. Sinubukan niyang manlaban pero wala na siyang nagawa. Hindi niya napigilan ang pananamantalang ginawa ng ama. Hinubaran siya. Hinipo ang masiselang bahagi ng katawan niya. Binaboy ang pagkatao niya. Umiiyak na naman si Andora ng gabing yun. Nasa kabilang kwarto na ang kanyang ama. Siya ay naiwan sa kanyang higaan. Nakahubad pa rin at parang gripo ang mga mata sa lakas ng mga pagtangis niya. Napuno ng puot ang puso ni Andora. Hindi agad siya nagdalawang isip na gamitin ang superpowers na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Kinuha niya ang manika na kung tawagin ay antigwar. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Naalala niya ang sinabi ng lola na kung may gusto siyang saktan na tao, kailangan lang daw niyang isipin ang itsura at buong pangalan nito habang nakatitig sa manika. Yun nga ang ginawa ni Andora. Iginuhit niya sa kanyang isip ang itsura ng ama at paulit-ulit ding sinambit ang buong pangalan nito habang nakatitig ng masama sa manika. Ilang sandali pa, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang init na bumalot sa buong katawan niya. Pakiramdam niya'y nagliliyab siya. Yun na raw ang palatanda ang gumana na ang superpowers na sinasabi ng kanyang lola. Sinimulan niyang piga-pigain ang katawan ng manika. At laking gulat niya nang marinig ang sigaw ng kanyang ama sa kabilang kwarto. Para bang may idinadaing ito sa katawan. Tuwang-tuwa si Andora habang ginagawa yon. Wala siyang kaalam-alam kung gaano kadilim ang gawaing yon. Basta ang nasa isip lang niya ay makaganti sa pagmamalupit ng kanyang ama. Inikot-ikot pa niya ang mga kamay at paa ng manika. Habang ginagawa niya yon, ay namimilipit din sa sakit ang buong katawan ng tatay niya sa kabilang silid. Di pa nakontento si Andora. Kumuha siya ng karayom at itinusok sa maselang bahagi ng katawan ng manika. Balot na balot ng puot ang kanyang anyo habang pinahihirapan ng manikang yon. Biglang bumukas ang pinto
na bahagya pa niyang ikinagulat. Bumungad ang kanyang ama na nagdudugo ang ari habang bali-bali ang ilang bahagi ng katawan. Para bang bumaluktot ang mga ito at nawala na sa tamang ayos. Humihingi ito ng tulong sa kanya. Tulungan mo ko! Tulungan mo ako, anak! Lalo pang dumilim ang isip ni Andora nang makita ang walang hiyang pagmumukha ng kanyang ama. Sa galit niya ay lalo pa niyang ibinao ng karayom sa Manika. At sa pagkakataong yun ay pinilipit na niya ang liig nito. Ganoon na lamang ang paggagimbal niya nang bigla ring umikot ang ulo ng kanyang ama. Tuluyan ding naputol ang ari nito at rumaragasa ang sariwang dugo. Di nagtagal ay bumagsak sa sahigang katawan ni Pablo. Bali-bali ang buto, lasog-lasog ang katawan, baliktad ang ulo at putol ang ari. Naiwan pang dilat ang mga mata nito, pero maliwanag na wala na itong buhay. Gumuhit ang mabangis ng ngiti sa mga labi ni Andora. Sa wakas ay nakaganti na rin siya sa mapang-abusong ama. Hello po sa lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Madalas akong mag-sleep paralysis lalo na kapag busog, pagod at alanganing oras na matulog sa hapon. Pero bago yan, kwento ko lang yung nakakita ako sa kusina namin. Hindi ko alam kung paano i-describe yung pwesto ng bahay namin, pero sana maintindihan nyo. Way back 2021, nang first time kong makakita ng multo. Kasi dati puro panaginip lang lahat talaga at hindi ko naman ginusto na makakita. Biglaan lang talaga ako nakakita. Natutulog kasi kami sa sala ng ate ko at ang dalawa niyang anak. Nagpapadede pa siya that time at bandang 12 AM na ngayon at hindi pa ako makatulog. Wala rin akong cellphone nun. Kaya ang ginagawa ko lang para makatulog ako ay kutuha ng sarili ko. So ayun na nga, dahil sa sala kami natutulog, bago mo makita ang kusina, may kwarto muna at kaharap ng kwarto ay CR. Kaya meron pang hallway. At kapag nasa sala ka, sisilip ka lang ng konti, makikita mo na yung kusina. At nasa gilid ko yung salamin. Kaya kapag napapatingin ka doon, ay nagre-reflect yung sa kusina. So ayun na nga, habang nililibang ko yung sarili ko sa pagkukuto, bigla akong napatingin sa salamin. Pero una wala pa akong nakikita, so libang muna ulit. Tinignan ko yung oras, alas 12 na ngayon. Tapos hindi ko talaga maiwasang hindi tumingin sa may salamin, kaya napatingin ulit ako. Sa mga sandaling yun, bigla akong may napansin. Tapos ang una kong iniisip, baka guni-guni ko lang. Tapos sa pangatlong pagsilip ko, doon ako natulala sa nakita ko. Isang babaeng nakabistida na kulay puti at yung buhok maiksi pero naka-curb. Alam niyo yung pangsinaunang tao. At hindi ko makita yung mukha dahil hindi ko masyadong maaninagan. Nakatulala lang ako at siguro mga 10 segundo. Biglang nagising yung baby ng ate ko. And thankful ako kasi buti nagising sila. Tapos yung parang nabuhayan na ako. Biglang nawala yung taong nakita ko sa kusina. At doon na ako tumakbo kay mama. Sa labas kasi natutulog si mama. Pero hindi totally sa labas. Doon po sa terrace. Iyak ako ng iyak ng mga panahong yun. At hindi ko malilimutan yung nakita ko.
Matagal na minuto bago ko na-explain kay mama yung nakita ko. Dahil nga sa kakaiyak ko. Tapos tinabihan na lang ako ni mama, katabi nila ate doon. Nagkwentuhan sila ni ate at ako naman buti nakatulog na. Kinabukasan, biglang nagkwento si mama sa akin. Binangungot daw siya at ang nakita niya ay parang demonyo yung itsura. Yung buhok daw parang sa walis tambo at pulang-pula raw yung mata. Sinasakal daw si mama at buti ginising siya ni ate kasi hindi daw maipinta yung mukha ni mama habang tulog kasi nakakunot ang noo ni mama. Fast forward. Eto na nga. Madalas akong mag-sleep paralysis dahil nga sa pagod. At sa pagkakataong ito sa kwarto naman. Double deck yung kama namin at nasa baba ako nakapwesto. Tatlong pamangkin, anak ng kuya ko at sa taas wala. Bago ako matulog, alam ko na katabi ko ang mga pamangkin ko. Naglalaro sila ng Mobile Legend. Hapon na at nakatulog ako. At siguro matagal bago ako nabangungot. At dito na talaga ako mas nagulat. Sa na-realize ko nung nagising ako, may dalawang lalaki na galing sa kusina. At parang totoong-totoo talaga na papalapit sa akin. At nagulat ako dahil sa taas ng kama, biglang andoon yung babaeng nakita ko sa kusina. At ang sabi sa akin, magtago ka na. Nandyan na sila. Tapos bigla pa raw lumapit sa akin at niyakap ako. Parehong suot, pareho yung buhok. Pero hindi ko pa rin talaga nakita ang itsura niya. At pagyakap niya sa akin, doon na ako hindi nakagalaw. Nakikita ko ang mga pamangkin ko, pero hindi ako makasigaw at makagalaw. Naiiyak na ako kasi nakayakap talaga siya ng mahigpit. At ang nakikita ko sa pinto ay ang dalawang lalaki. Pero hindi sila lumapit sa akin. At hindi naman din nakatingin. Kulay itim sila at talagang nakatayo lang. Hindi ko pinilit makatayo o gumalaw. Nagpray lang ako ng paulit-ulit at binabanggit ang pangalan ng Diyos ng paulit-ulit lang din. At doon na ako biglang nagising. Pagising ko may luha ako at nakita ko ang mga pamangkin ko na naglalaro pa rin sa kanilang mga cellphone. Kaya sabi ko sa sarili ko noon, salamat sa Panginoon kasi nagising na rin ako. Ano po bang masasabi nyo sa nakita ko at sa yumayakap sa akin na babae? Thank you po Sandatang Pinoy at sa mga kasandata. Sana po ay naintindihan nyo yung kwento ko. Maraming salamat po.